Ayan, so today ang trabaho namin is magrasa ng turnbuckle. Ayan, so sa mga bago pa lang sa container vessel, mga pasampa pa lang or baguhan pa lang na sasampa ng container vessel. Ayan. So nandito ako ngayon sa lashing bridge. So ito yung lashing bridge na tinatawag. So dito nakakabit yung mga lashing. At dito may mga lashing materials tayo. Ito yung turnbuckles, equalash, equalash turnbuckle, and flexi. So itong flexi ginagamit namin sa long bars. Itong equalash ay ginagamit naman namin sa short bars. So may ginagamit din kaming extension hook kapag bitin yung short bar. Ayan. So medyo maingay ngayon kasi medyo may gulong. Ayan, medyo may alo ng kaunti. At gumagalaw yung hatch cover. Ayan yung ulitin ko lang ulit. Itong turnbuckle, ayan, nakakabit yan sa bad eye. Ayan. So may kulay dilaw at saka may kulay puti. Ayan. Ibig sabihin, kapag kulay puti, ibig sabihin yung turnbuckle dapat nasa labas. Sa labas. So ito, tama ito. Nasa labas yung turnbuckle. Kapag yung dilaw, dapat sa loob. Ayan. Sa loob. So tama yan. Ayan. So may grasa ako dito. Itong grasa na ito ay para lang sa turnbuckle. Uy, isa ito sa trabaho namin dito sa container vessel. Itong maggrasa ng turnbuckles. Siguro every 3 months namin ginagawa ito. Kapag medyo tuyo na yung mga turnbuckles. Tulad yan. Grasahan natin. Para madali siyang ikutin. Hindi mahirapan yung istiba sa pagtitisa tsaka sa pagtatanggal. Ganyan lang. Ganyan lang natin ang tama lang na dami. Hindi naman yung sobrang dami kasi kapag inikot nila to, lalabas yan dyan sa thread. Malalaglag lang sa kubyerta. Kung magdudumi lang yung deck natin. Yung ingay na naririnig nyo, normal yan dito sa container vessel. Kapag buhay ka ng barko, ayan. Yung hatch cover, gumagalaw yan. Parang nagkikis-kisan yung bakal to bakal. Tsaka yung mga container, syempre, gumagalaw din yan. Ayan. Kaya may ingay. Oras ko na.
pa. Pasing-ring. Uy, wala. Wala ang ulan. Isang latching bridge at sakto, lasing ko na din no, prank ko na so paano? Hanggang sa muli, bye bye.